pagkain namin kasi titingnan ko kung ano na yung itsura after ng lockdown. Siyempre, bago natin binuksan yung padlock, lagyan muna natin ng alcohol. Lagyan muna ng alcohol. Sobrang dumi niya. Pag pumapasok ako dito sa tindahan, ito yung una kong tinitingnan. Yung naka-signboard ko. Ay, ano ba ito? Sayings. Para, ano ba ito? Kasi sobrang bumito ng tindahan. As in. Ito kami nag-display ng pagkain. Mga ulam namin. Dito lang nag-display. Kaya nagkalat ko yung mga arena. Nagkalat ko namin sa chicken. Since may gitsang buwan na kami hindi nakapunta dito. Sobrang dumi talaga. Para hindi na siya tindahan. Para siya bodega. Dalawang double burner. Ito yung mga malalaking kaldero para sa itong area na to, exclusive lang siya talaga para sa beef bulalo namin. Mr. Beef Bulalo. Ay, masarap po ang bulalo namin dito. Ayan po yung na, talaga ng mga tao bulalo eh. Actually, sobrang dumi. Check ko lang po kung may tubig. Pero, lutuan dyan. Magulo kasi nang tinarado namin ito, hindi kami napapag-ayos. Kami napaglinis. Actually, lahat po ng mga mga na maswala. Wala na kami. Ito na lang po yung laman ng talaga ng chiller namin. Alas wala ng soft drinks. Yan, ang gulo-gulo po. Yung mga gulay, hindi po nakaayos kasi biglaan lang po yung pagsarado namin. And actually po, marami po talaga ito soft drinks. Puno po siya talaga ng soft drinks. Kaso nga lang, syempre, simula nung nag-lockdown, hindi na kami pumili ng soft drinks. Bali dito na kami kumukuha ng iniinom namin everyday talaga dito. And sige, dadalhin ko siya sa bahay para madamis siya. Ayan, nabubulok na po yung mga calamansi. Pwede pa siya ilagay sa mga ano, vinegar, suka,
taser. Titingnan natin kung may laman pa. Wow, grabe ang dumi. As in, isang buwan naigit na itong hindi nalinis eh. So far, medyo marami-rami pa lang. Ito ba yung mga tiraan namin? Actually po, yung laman po ng freezer talaga namin, mas marami po ito. Kaso nga lang, nung lockdown po, yung mga helper ko po, ano sila ng mga pagkain dito. So yung iba pong laman ng mga freezer namin, pinamigay ko po sa helper namin para po may maluto sila. So may baboy pa dito, dalhin ko na lang po ito sa bahay para may maluto po kami doon. Ito na lang, ito yung gata. So pa kahit pa paano may laman po, pero kunti na lang po talaga ito. Marami po talaga nawala sa saan ang meron po dito. Ito po yung mga buto-buto, ginagamit po namin yan pang buto-buto po yun ng baka, pang ginagamit po namin yan pang palasa po sa aming bulalo. Brown-brosin na sila. Actually, pag nag-open kami, ito talaga ang nanginisan nila. Tidefros muna namin ito kasi yung sobrang dumi talaga. Tapos kapag ito na nga, isang dumi na po yung gilid. Medyo hindi na siya advisable sa isang kainan. So, dahil 1 month, mahigit na po kami hindi nakapunta rito, hindi na nakalinis. Ito na talaga yung itsura. Okay, guys. Linisin na lang po ito. Actually, magpatawag na lang ako sa mga helpers po. Ano, sarado na natin. Ganun. Tapos, ayan. So, malaking rice cooker. Dito po talaga kami sa daing. Para isang saingan lang. Actually, dalawang rice cooker yung ginagamit namin sa pagsasaing. Kasi, minsan, naubusan kami ng kanin. So, TV para makita dun sa bahay na nandito ako sa tindahan. Check ko lang po yung ano namin, yung gold ko. Siyempre, safe na safe po yan. Dyan tayo nagtatago ng mga kabuhayan natin. Ito po, mga buti po sa mga office, pero wala na po itong laman. Ayusin lang po ito. Mas marami po kami soft drinks. Benta kasi yung soft drinks lalo na pag summer. Ayan. Kunti na lang naman ang suka. Ito talaga yung ginagawa namin. Sarili namin po itong suka. Kami po nagbe-blend. Kami po naglalagay. Actually, ako po talaga nagdawa talaga ko ng sarili kong ano. Kasi masarap siya na susawan, maanghang-anghang. Tapos, mas masarap po. Ayan. Marami po siyang spice. Ako lang po naging bent. Ayan po yung price ng bulalo namin. Mura lang po yung price. Pero, gusto ka po. Siyempre. Marami pa kaming mineral water dito. Ayan. Ito yung ginagamit namin mga 10 mineral yan. 10 ganito. Order namin. Kasi, isa lang yung cashbox. Baka may lang. Baka may naiwan pang pera. Ayun. Ayun, mga coins na lang. Ito pera. Naubos na siya. Naiwan ko lang yung susi kasi sarado na po siya. So far. Check ko lang yung telephone. My life. Kasi actually, 2 months na po kami hindi nagbayad ng
sanitize. Pag nag-open yung pag na-lift na po yung lockdown. Tapos syempre mahirap po sa amin na mga small businesses po. Yung mga small businesses kasi kagaya niya, isang buwan kalahati na po kaming sarado. Pero yung upa po, buo po namin talaga siyang pabayaran. Tapos, ang masakla pa po, kasi yung sarado po yung store, halos wala pong gumagana ng kuryente. Since per Meralco po, ang kukunin lang nila yung 3 months na average consumption ng customer, which is unfair po sa amin yun, kasi yung 3 months, yung months po, hindi po magana yung kuryente. Pero pag check ko po ng billing namin, may bill pa rin kami, mahigit 5,000. Pero close po kami ng store namin na mahigit isang buwan kalahati. So far yung tubig namin, hindi ko pa sure kung ano po yung ano, kasi nakasubmitter po ito. Tapos medyo mahal po yung singilan ng tubig dito sa area, kasi 55 po per cubic talaga. Tapos sa kuryente naman, direct po to, may sarili po kami ano, yun na sa amin po doon dating yun, kasi pag nagnegosyo ka talaga, talaga pag may mga ano, sobrang hirap talaga. Kasi mag-uumpisa ka ulit sa umpisa baga sa ano, zero balance ka. Kasi ang dami mong bills na babayaran, ang dami mong yung upa na dalawang buwan na mong babayaran, pero wala kayong income. So sa mga yun, siyempre na savings mo. So mag-uumpisa ka ulit kasi ginamit mo yung mga items, ginamit mo yung mga kumbaga sa ano, yung mga gamitin na pantinda, ginamit mo namin siya. Tapos at the same time, pinamigay ko po siya sa mga helpers ko po. So ang mangyayari po, mag-uumpisa talaga kami sa una, tapos at the same time panibago po siyang ano, panibago po siyang puhunan ulit. So almost siguro maglalabas ka talaga siguro mga almost 100,000 or sobra pa. Kasi syempre, may mga nakaasa din sa akin na anak ko, papadalan ko syempre. Syempre, kailangan ko mag-send money sa province. Syempre, wala kami income. Saan ko kukunin yung sa savings din? So, don't forget to subscribe to my channel. Sana po, nag-enjoy kayo manood ng aking video. Syempre, saka pakilike na lang po and share. Thank you.